You have the floor, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Ercito ended. At didirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Guo Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22, but itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-dagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng dalawang tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no? Kaya talagang automatic ang gobyerno magde-deduct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, ano ang saan ka kumukuha ng income? Anong source ng income? Sa business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan ko may more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So ano, saan ka kumukuha ng income? Sa mismo mong piggery business po. Which is? Ano yung mga dineclare natin? Ano yung kumpanya na yun? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa iyo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, pag nagmamanage ka may sweldo ka. Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Anong... Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Ms. Go. Kumukuha ka ng, nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business po, doon na po kumukuha ng ano po, ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang... Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala naman pong more or less po. Pag kami kailangan po. Guys, for example lang, in the last... bago ka naging mayor, no? Bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opposite, kasi ikaw nagmamanage yan. Ikaw may-ari nun. Diba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo. Whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala po akong maibigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. Yeah, may ano ba? 50,000, 100,000, more or less lang? Hindi ko po sure sa... Pero kumukuha ka doon? Opo. Okay. Yung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yun? Sa akin na po. Sa'yo na yun. Opo. So parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang? Hindi okay. Mo rin record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung sal-end mo. At lumalabas, napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi... yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. Pakita lang namin. Yan. So, in 20... Yan, medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954... In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So yan yung kanyang kita, no?
sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo, pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So inaano namin eh, pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No, dahil meron kang asset, meron kang net worth of 177 million pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin ah. Ito. Ito. Hindi, ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan din namin yung mga tax returns mo. Natuklasan based on our research, dalawang beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan, so nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011, in 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ Farm, pero yung QJJ Farm naman eh, at very least, at the very most nga, eh, 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending case mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Bao Fulan to Mr. Jack Puy. And AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC eh. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Puy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako, lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you continue, go ahead, para sa kaalaman lang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-secession tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Okay. Thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi madalas, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos, papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Ms. Guo, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofu land ay siya yung lessor dito sa mga Pogo na mag-ooperate. Tama? At based rin dun sa mga dokumento nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply, no? Lahat nito. Nag-apply po ako, Senwin, nang dahil sa akin pa po yung lupa that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Divest ka is nung naging mayor ka na eh. Correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po. No? Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po doon sa documents po, pero... Pero sabihin na natin, from 2019
all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president. Ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, send. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat. Correct? Ng building permit, ng lono, ng fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay. But yung pangalan mo nandoon eh. No? That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa'yo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga... Tinanong ko na ito, but tatanungin ko ulit, no? Para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor and all that? Sino nag-supply ng labor? Sino nag-supply ng heavy equipment? Sino yung mga yun? Sen, honestly, wala po akong idea. Pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide po sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko rin naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, yung pinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Di ba? May nag-construct niyan. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details, ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya, ipag-usapan natin ulit yan. Opo. Sino ang nag-finance nitong pakibalik nga yung ano? Sino nag-finance nitong Pogo sa Bamban? Sino nag-finance? Sino nagpasok nitong billion peso para matayo yung Bamban na Pogo Hub? Sen, after ko po nag-divest, hindi ko na po alam. Pero before po ako nag-divest po, yung isang Chinese po ang nag-approach po sa akin. So, sino yung Chinese na yun? Isa rin po siya incorporator po ng Baofu po. Anong pangalan niya? Yung Huang po. Give us complete name. Ipaprovide ko po. Huang ano? Ipaprovide ko po. Yan ba sa incorporation papers? Si Wang Jiryang? Isa po siya doon sa incorporation papers po. Si Wang Jiryang? I think so, opo. I think so o hindi? Yun lang naman. Opo, siya po yung kausap. Siya po yung incorporator, opo. At siya rin ang nag-finance nito? Hindi ko po alam kung sino pa po nag-finance. Basta siya lang po yung alam po namin. Pero siya ang kausap mo dito para ipatayo itong Pogo Hub sa Bamban? Initially, hindi naman po Pogo Hub ang usapan. Ang initial po, housing po. Kaya yung lupa ako po ang gagamitin. After po, nag-iisip po sila ng ibang types of business na po, umalis na po ako. Paano ka? Sige, babalik ako dyan, ha? But sinabi mo kasi kanina na si Wang Jiryang ang nag-finance nito. Hindi ko po sinabi siya po nag-finance. Ang sinabi ko po, siya po yung kausap po namin. Sino nga nag-finance? But yun ang gulay, kailangan namin malaman kung sino ang mga taong nasa likod nito eh. Diba? Hindi ka nagbibigay ng sagot sa amin eh. No? Hindi naman parang may pera, babagsak lang sa langit at magtatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Meron nagbigay ng pera nito. Sino yung nagbigay ng pera?
Sen, very cooperating po talaga ako. At na-mention ko rin po sa inyo kanina, kukunin ko po yung details po doon sa mga contractor. Then from, yung contractor, then, iba. Yung contractor, yung binayaran mo. Yung, wala pa akong binayaran ng contractor po, Sen. Yung contractor, iba yun. Mamaya papakita ko yan. Ah. Yung binagsakan ng pera, yung nang, pinanggalingan ng pera, saan galing yun? Hindi ko po alam, Sen. Hindi mo talaga alam? Hindi ko po talaga alam. Okay, sige. May papakita kami. Ito. Kasi based sa mga news reports, may mga nabasa akong news reports, may mga nabasa akong based on our research at news reports sa mga at mga sinasubmit dito sa amin na from 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Papakita ko ngayon. And this is based on the sa mga news reports nakita namin. Kung makikita natin, noong mga unang panahon, wala namang pumapasok sa accounts mo. Pero pumasok sa account mo between 2018 to 2024, 1.9 billion pesos, of which 666 million in cash at 1.2 billion in check. Sabi kanina, sinabi mo, kumukuha ka ng income sa iyong sa QJG Farms. Nakita namin, walang income in QJG Farms. Tinatanong ko sa iyo kung magkano kinukuha mo doon. Ayaw mo sabihin kung magkano kinukuha mo ngayon. Pero sa aming pag-analisa, hindi kaya magbigay ng QJG Farms ng 1.9 billion peso sa iyo in the span of 6-7 years. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang ito? Since may mga kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Anong kaso yung mga final sa'yo? Ang final po sa akin, AMLOC, final po sa akin sa BIR. I think 7 cases. Yeah, pero wala naman to connection sa mga kaso mo eh. Magpa-file, alam ko hindi po ako nagkakamali, may file din po sila ng tax evasion po. But the tax evasion nga is pag-transfer mo ng shares to Jack Uy. No, ito, iba naman to eh. Wala namang connection to sa tax evasion. So, ang tanong ko sa'yo, saan galing itong perang to? Since may AMLOC na po na na-file po, I refuse to answer po. Sorry po talaga. Isa pa, kanina pinakita namin yung QJJ Farms ay maliit lang yung kita niya. Pero natuklasan din namin, again, sa mga news reports to, sa mga news reports, sa mga research namin na between 2018 to 2024, 3 billion ang pumasok sa QJJ Farms, of which 1.2 billion in cash at 1.7 billion in check. At ito, pag i-add ko yung kaninang sinabi ko, tsaka ito, almost 5 billion na, malapit na ito doon sa halagang ginamit sa pagpapatayo sa Bambang Pogo Hub. At pagtitignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to, eksakto kung kailan pinatayo yung Bambang Pogo Hub. Ang QJJ Farm, sino ang presidente? Bakit? Sen, I think regarding po dyan... But who's the president of QJJ Farm? Sino ang president? Ako po yung president. Kayo ang president of QJJ Farm, di ba? Kanina sabi mo, you also manage and control dahil nakakakuha ka ng pera doon. Opo. Definitely, alam mo rin, may pumapasok na pera doon. Sen, regarding naman po dyan, since may nakafile na po sa akin ng case... I think sasagutin ko po siya sa korte. At regarding naman po, Sen, po dun sa sinabi niyo po kanina sa akin na yung pera ay might be used in Pogo, matcha-check niyo rin po, wala pong Pogo-related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po. Itong pera na ito, hindi to never to pumunta sa mga contractor, sa mga Pogo, never yan pumunta? Sen, wala po akong business na Pogo, kaya wala rin po ako pinagawa po na Pogo. Itong perang to, hindi to pumunta sa pagpapatayo ng
Pogo sa Bamban? Wala po. Wala kasi po akong timing, perfect timing yung pagpasok. Balikan natin kanina. Opo, Sen. Matcha-check nyo naman po. Pagpasok ng pera, eksakto 2018-2019. Sa farm, ganun rin, 2018-2019. Yan ang eksaktong pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban? Kung hindi po ako nagkakamali, nagkumpisa po yung Pogo Hub po sa Bamban po, year 2019, kasi yes, pandemic year. Correct. Yeah, pero wala po akong Pogo business po at wala rin po akong pinatayo. Okay. Matcha-check nyo naman din po niyan, Sen. Okay. Opo. Sorry po talaga. Sabi mo kanina na hindi ka konektado doon sa mga contractors or sino nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pero tinignan din namin yung accounts ng Baofulan, no? Of which ikaw ang presidente, tama? Ng Baofulan? Hindi po. Wala po akong pinirmahan na any bank documents po ng Baofulan. Ba't ikaw ang presidente ng Baofulan, tama? Before po ako nag-divest po. Correct. Nung lupa pa lang po siya. Oo. Hindi, dinivest mo siya is 2000... Before election, 2022. Based sa mga records, 2022. So, from 2019, nung nag-incorporate in Baofu, until 2022, ikaw pa rin yung presidente and you own 50%. Ngayon, nakita namin sa mga accounts na ang Baofu may binayaran na isang Howley Builders Construction, of which nakita namin yung ID at ibinigay sa amin rin ito ng mga nag-grade sa Bamban. At meron rin kaming nakita Max Gear Construction Supply, no? Na binayaran itong Baofulan. Chinek ko sa internet, itong Max Gear is a equipment supplier. No? Wala po idea. Equipment supplier siya. So, dito makikita natin na ang Baofu nagbayad sa contractor na Howley, nagbayad rin sa equipment supplier na Max Gear, of which ang Baofu, ikaw ang presidente at 50% owner. Pero, ang pera nang galing sa QJJ Farm. Kung makikita nyo, QJJ Farm credit the account of Baofu. So ang ibig sabihin nito, ang perang pumasok sa QJJ Farm, kaninang pinakita namin 3 billion, pumunta dito sa Baofu at binayaran ni mga contractor. Ito yung matagal na namin ni San Risa hinahanap because honestly, na-dead end kami dito. But based on our research, ngayon natitrace na namin saan nang galing ang pera, sino yung mga contractor, at definitely yung pera bumagsak sa kumpanya nyo, QJJ Farm, at bumagsak sa personal account mo as Alice Guo. Sen, hindi ko po siya masasagot kasi wala po akong matandaan. Ido-double check ko po pero wala po akong maalala na may ganun transaction po. Paano hindi mo maalala? You're the president in 2020. Nag-divest ka lang dyan before you became a mayor noong 2022. Opo, Sen. Pero doon sa account po ni Baofu, never po ako naging signatory. At never po ako sumali po sa pag-open po ng account ng Baofu. Imposible naman yun kung ikaw ang presidente. Hindi mo alam kung saan pumupunta yung pera. Pero alam natin na galing sa QJJ Farm yung pera. Ang pagkakatandaan ko po, wala po ako naalala na may pera po na galing sa QJJ. Ido-double check ko rin po. Well, yan naman yung standard na sagot mo, no? Wala kang maalala, iche-check ko sa records ko. So, but itong records na ito, official to. Itong records na ito, hindi naman magsisinungaling dahil ibinigay ito sa committee at tinagpi-tagpi lang namin to para makita namin yung totoong larawan dahil yan importante sa amin, malaman namin kung saan nanggagaling yung pera. Madam Chair, I know that we are rushing against time, pero merong a few items na lang, no? With the permission of the good chairperson. And kanina, madalas kong marinig sa'yo na sabi mo wala kang connection sa Pogo at wala kang connection sa mga
sa doon sa operation ng Pogo sa Bamban. Pero meron din kaming nakitang mga dokumento na nagbabayad sa Tarelco. And itong mga dokumento ito nakapangalan sa iyo. And in 2022, kita lang namin na. In 2022, yan. Mayor ka na nito eh, noong 2022. December 29, 2022, nagbayad ka ng 28 million in cash to Tarelco. At ito ay nakapangalan sa iyo, yung contador. In September 11, 2022, nagbayad ka rin ng 5.4 million in check. In 2023, bago lang to. January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, in cash. And in January of 2024, 5.3 million in check. Paki-flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So mayor ka nito, nung nagbayad ka na, nung nagbabayad ka ng Tarelco. At sinabi mo kanina, wala kang connection sa Pogo, pero pag walang kuryente, walang Pogo. No? Ganun kasimple lang yun. Diba? Kung hindi mo binayaran ng kuryente, walang Pogo, walang mare-raid, walang human trafficking, walang torture, wala. Pero tuloy-tuloy ka nagbayad. Even nung mayor ka, nagbayad ka. Even this year, nagbayad ka. So alam mo na may nangyayari dyan. At we can also prove na yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size, yung laki ng Pogo Hub doon, no? Pero ito makikita natin, mayor ka na nung nagbabayad ka. Kaya hindi lang to narinig ko, sinabi mo last time nakapangalan lang sa iyo. Hindi nakapangalan to sa iyo. Gumawa ka ng cheque, binayaran mo, nag-withdraw ka ng 28 million, binayaran mo. So hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba. Nasa pangalan mo pa rin itong kuryente ito. So, in other words, active participant ka dito sa Pogo Hub in Bamban. Sen, dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po, I refuse to answer the question po. Hindi mo sasagutin, but again, no, yung ebidensya, malakas na malakas, yung dokumento, malakas na malakas. Kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Dahil madalas kong maririnig sa iyo, hindi ka active participant dyan. And lastly, Madam Chair, kaya pa ba ng... One last point, Ms. Chair, because it's connected to this. No. Nakita rin namin sa aming mga research at doon sa mga dokumento, dahil alam nyo, actually itong mga dokumento sa likod, Ms. Guo, ito yung mga dokumentong pinapadala dito at binabasa namin lahat yan at tinatagpi-tagpi ho namin. Kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng committee. At nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretso yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm nagbayad ng kuryente in different dates diretso sa Tarelco. In 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin, iba-iba, no? May 1.3 million, 5 million diretso to Tarelco. In 2023, no, yung QC Genetics nagbayad rin ng
different amounts, no? 6 million, 2.6 million, diretso to Tarelco. Sino ang presidente ng QSIDS Genetics? Ms. Alice. Ako po. Kayo ang presidente ng QSIDS Genetics. So in other words, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh. Tinransfer mo sa QSIDS Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Wala pong pumasok na 1.9 billion, Your Honor. At for that question po, I invoke my right po. Gawa po ng meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po at dito. At gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. Presidente ka ng QSIDS Genetics, mayor ka na ng Banban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Banban. At in QSIDS Genetics, tinignan rin namin sa saliin mo, hindi naka-declare yung equity participation mo in QSIDS Genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong i-emphasize, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan. Kaya yung statement mo na madalas mo marinig na wala kang participation, base sa dokumento, active participant ka at ginagamit mo pa yung family businesses ninyo para pondahan itong Pogo Hub sa Banban. No, yun po ang aking gustong i-emphasize, Madam Chair. Any comments to that? Ms. Go? Sen, dinideny ko po. Uuliting, yung doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di po ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero wala, hindi ka naman pwedeng hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QSIDS Genetics, binayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Banban at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. For that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Sige, gusto ko lang ho, Madam Chair, gusto ko lang naman ilagay yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin to disprove para mapatunayan natin na si Guo Huaping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Tarelco in cash, paying Tarelco in check using her own family businesses. Meron pa ho kami actually mga ibang ebidensya, but I will yield for now and I'm sure na meron pa naman tayong second hearing to this on this topic. So thank you very much.